is up, mga ka-genie? This is Jennyfish, your friendly genie of fishes. And mga ka-genie, for today's vlog ay susolusyonan natin ang ating nagiging problema sa ating mga filter boxes. But before we proceed to the video, kung bago ka lang sa channel ko, don't forget to click the subscribe button and ring the notification bell para lagi kang updated sa ating every video uploads. And without further ado, let us proceed to the video. Mga ka-genie, you might have experienced na kapag bumili kayo ng top filter at ginamit ninyo sa inyong aquarium ay hindi gano'ng effective o marami pang natitirang dumi sa loob ng tank mo. Well, one reason for that, mga ka-genie, is masyadong maliit ang filter box na karaniwang na-offer ng ating mga nabibiling top filter. And for today's vlog, mga ka-genie, ay susolusyonan natin yan. Because today, we are going to make a bigger and better DIY filter box. For this vlog's project, mga ka-genie, ito ang materials na gagamitin natin. First, ay ang mismong gagawin nating filter box. Aside from this one, mga ka-genie, you can also use Tupperware o kung anong material ang pwedeng maisipan ninyo. Kahit nga balde ay pwede. But for me, gagamitin ko to. Ito pala ilalagyan ng baso. I chose this one and I prefer this one, mga ka-genie, sapagkat may strainer na siya at mas madali na ang paglinis ng ating filter box. And second on our list, mga ka-genie, ay this one. Ito ay lalagyan ng sabon. This is just plastic. At nabili natin to sa mall kagaya nito. Well, I chose this one, mga ka-genie, para lang magkaroon ng divider. So, ilalagay natin siya. Since saktong-sakto siya, ay mas madaling pag-ayos ng ating mga filter medias na ilalagay. Aside from that, syempre, gagamitin rin natin ang motor. Yan. Ito yung motor na kasama sa top filter. We will also use the tube. And yung mga maliliit na kasama sa ating top filter. Kung mapapansin natin sa ating filter box, ay may strainer siya. Ito, we will also use this one, mga ka-genie. Kasi kapag naka-set na siya dyan, ay pwede rin natin ito ilagay dyan. For filter medias, mga ka-genie, we will be using the filter wool, mga sponge, yan. Actually, nabili ko lang to for only 8 pesos bawat isa. And syempre, yung ating bio media. We have here porous ring and ceramic rings. And para naman sa mga tools na gagamitin natin, ay kailangan natin ng soldering iron, scissors, yan, cutter, silicone. At ngayong alam nyo na ang materials at tools na gagamitin, tara't magtrabaho na! First thing na gagamitin natin, mga ka-genie, ay ito, yung ating magiging filter box. So we are going to remove the lid and syempre, we will also remove the strainer. So mga ka-genie, yung butas na gagawin natin ay dapat singlaki nito. So we are going to make a hole dito sa bandang, have it here, pwede rin naman. In doing this step, mga ka-genie, ay dapat dahan-dahan lang at maging maingat sapagkat mainit ang soldering iron. At mga ka-genie, kung wala namang soldering iron, that's not a problem sapagkat pwede rin gumamit ng pako. Pero kung pako ang iyong gagamitin, ka-genie, ay iinitin muna ito gamit ang kandila o lampara. Ilang saglit lang ay dahan-dahan na nating nakukuha ang eksaktong hugis o hurma ng butas na sa tingin natin ay kasya ang tube. Siyempre, we will try the tube na ipasok sa butas na ating nagawa.
And there we have it. Ngayon naman, kay Jeannie, ay kukunin natin ang strainer at isusukat natin sa ating ating DIY filter box. So titignan natin kung saan tayo banda gagawa ng butas para kumasa rin ang tube. Paalala ka, Jeannie, maging marahan, maging maingat when doing this task, lalo na kapag humahawak tayo ng may init na bagay. Kahit nga ako ka, Jeannie, ay marahan rin ang paggawa natin. So ngayon ay tinatanggal natin yung mga pahalang na plastic. Yan, upang magkasya ang ating tubing. Then we will try it out. We will try to fit this one kung okay na. At kung hindi pa, we will make adjustments. And this time, ka Jeannie, we will try to fit this strainer sa ating filter box para matignan natin kung sakto ba or kung may adjustments pang kailangan. So madahan nating sinusuri, mga ka Jeannie, ang bawat angulo. At ngayon, ka Jeannie, kung napapansin natin, yan ay medyo kailangan ng adjustments kasi mahihirapan tayo sa pagtanggal ng ating strainer. At ngayon naman, base sa pagsusuri natin kanina, ay we are going to apply the adjustments. So ako, mga ka-Jeannie, medyo nilalakihan natin ang butas. At ngayong nakuha na natin ang adjustment na gusto natin, ay isusukat natin ulit ito sa ating filter box. So nakikita natin, okay na, ox na ox na. And this time, ka-Jeannie, ay gagawa naman tayo ng isa pang butas sa ating DIY filter box kung saan naman lalabas ang tubig. Same process din, ka-Jeannie, kagaya kanina, ay maingat din nating binubutasan ang ating filter box. So yan, dahan-dahan nating kinukuha ang eksaktong hugis, kurma at laki ng tubing. At syempre, kapag sa tingin natin ay sakto na, ay isusukat natin ang tube. Well, ka-Jeannie, hindi pa kasya, kaya we are going to make adjustments. Medyo lalakihan pa natin ng bahagya ang butas. And we will try again, ka-Jeannie. At titignan natin, yan, ka-Jeannie, mukhang saktong-sakto na. Yan, pumasok na ang ating tubo. And ka-Jeannie, may dalawang butas na ang ating filter box. So dito, dyan papasok ang tubig. Habang sa kabila naman, mga ka-Jeannie, dyan naman lalabas ang tubig. And ka-Jeannie, same sa ginawa natin kanina. Yan, kung napapansin ninyo sa strainer natin, ay may mga nakaharang na plastic sa butas. So tatanggalin natin yan. So, we first need to remove the strainer at dahan-dahan, gamit pa rin ang soldering iron, ay gagawa na tayo ng butas. At ngayon, ka-Jeannie, ay dahan-dahan nating tinatanggal ang mga nakaharang na plastic. So, yan. The main reason for this, mga ka-Jeannie, ay para mas maganda at mas malakas ang flow ng water natin. Para mas maganda ang cycle. And sa isang iglap lang ay nakuha na natin ang gusto nating laki ng butas. So ngayon naman, ka-Jeannie, ay we will try to fit this one sa ating filter box. And mukhang goods na tayo, ka-Jeannie. So okay na yan. This time, ay ilalagay naman natin ang nabili nating lalagyan ng sabon, which will serve as a divider. And ka-Jeannie, we now have our first chamber ng ating media, and then we have our second one. Yan, that's the second, and our third, syempre. And this time, mga ka-Jeannie, we are now adding in
our filter media. So yan, sa labasan ng tubig ay naglagay tayo ng mga sponge. So hinahati natin, mga ka-genie, sapagkat para kumasya sa tamang sukat. The reason for this na naglagay tayo ng sponge, ka-genie, ay kapag hindi na kuha ang lahat ng dumi sa first chamber at sa second chamber, ay may pagkakataon pa ang mga sponge para i-block ang mga duming natitira sa tubig. Kasi we wanted to have a clear or a crystal clear water sa ating aquarium. And on our first chamber, mga ka-genie, ay maglalagay na tayo ng filter wool. At sa second chamber naman, or sa bandang gitna, ay maglalagay na tayo ng ating biological filter media. So yan, gumamit tayo ng porous ring at dadagdagan pa natin yan ng mga ceramic rings. And there we have it, mga ka-genie. So yan ang itsura ng ating DIY filter box. This time, mga ka-genie, ay we will set this up sa aquarium at we will test this one out. Pero bago natin subukan to, mga ka-genie, ay may nakalimutan pa pala ako, sapagkat hindi tayo nakapaglagay ng ating silicone sa gilid ng mga tubing. So this time, mga ka-genie, ay maglalagay muna tayo ng silicone para sure seal at siguradong walang mag-leak. At after natin malagyan ng silicone, ka-genie, ang gilid ng mga tubing, ay we will leave it muna para tumuyo. Siguro bukas ko na to ilalagay at bukas ko na itetest sa ating aquarium. There you have it, mga ka-genie. Sana ay may natutunan kayo at nag-enjoy sa video nito. And mga ka-genie, see you on our next video.